Hello mga kabayan, at nagsimula na nga ang pamimigay ng tinatawag nating community pantry sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nagsimula ito sa Quezon City kung saan napalayo pa sa iba't ibang karatig bayan at iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Napakarami talaga ang bukas sa palad at bukas ang puso sa pagbibigay ng pagtulong sa ating mga kababayan. At ang tema nga ng pagbibigay na ito ay community pantry. At sinasabi nga dito na kumuha kung may kailangan at magbigay ng ayon sa kakayanan. Ayan, ito po ay isang initiative ng bawat individual na mamamayan sa ating bayang Pilipinas kung saan ang bawat tao po ay nag-initiate na tumulong sa lahat ng lugar na kinakailangan. Sabi nga natin, sa pandemyang ito, lalabanan natin ang lahat ng pagsubok sa pamamagitan ng pagbibigay at kusang loob na pagbabahagi ng iba't ibang bagay na pwede nating maitulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang uri ng pangangailangan na makakatulong sa ating mga kababayan na kumakalamang sikmura. Talaga namang tunay nga na ang Pilipino ay hindi matatawaran sa mga bagay na nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan, lalo tigit sa lahat sa panahong ito na kinakailangan nila ng mga karamay at tulong upang sa ganun ay maibsan ang kanilang mga kumakalam na sikmura. Napakaganda ng proyektong ito sapagkat ito po ay kusang loob na tumutulong ang ating mga kababayan upang sa ganun makapagbahagi pa ng ibang pagbibigay ng mga pagkain tulad ng dilata, ng bigas, ng itlog, ng isda, ng karne o anumang bagay na kaya nilang itulong. May nagbigay ng gamot, may nagbibigay ng pera at lahat po ng bagay na pwede nilang itulong sa panahong ito ay talaga namang isang inspirasyon para sa atin, sa mga bawat Pilipino na talaga namang hindi matatawaran ng kahit anumang salapi ang pagbibigay sa kapwa. Palagi nga natin sinasabi na ang bukas palad sa pagbibigay ay malugod na kinalulugdan ng Panginoon sa bawat araw, panahon at pagkakataon. Hindi lang dapat sa panahong ito na merong pandemya, dapat palagi nating isipin ang pagbibigayan ay isang napakalaking bagay na makakatulong hindi lang sa ating sarili, ganoon din sa ating mga kababayan, mga kaibigan, kamag-anak, pamilya, na talaga namang isa ito sa mga bagay na talagang hahangaan natin na ang Pilipino ay bukas palad upang tumugon sa pangangailangan ng iba nating mga kababayan. Nakakatuwa ang ating mga kababayan na kahit salat sila sa pamumuhay, meron silang pagkakataon upang magbigay at ibahagi ang kanilang mga pagkain katulad nito upang sa ganun magkaroon ng pagkain sa hapagkainan ng bawat kababayan natin na nangangailangan ng tulong, upang sa ganun mas lalo pa nating mapagtibay na talagang ang Pilipino ay hindi matatawaran sa galing at pakikipagkapwa-tao. Napakaganda ng lahat ng proyektong ito dahil hindi lang individual, hindi lang politiko, hindi lang may mga negosyo ang nagbibigay. Ganun na din yung kahit yung mga simpleng tao na sa maliit na pamamaraan ay makatulong sila sa ating kapwa ay napakalaking bagay. Dahil sa bagay na ito, maraming kumakalam na sikmura ang nabigyan ng pagkakataon. At lalong-lalo na yung mga nawala ng trabaho, yung mga tao na talagang wala sila ibang inaasahan kundi ang tulong na nagmumula sa ating gobyerno o sa ating mga kababayan. At isa nga itong tinatawag nating bayanihan, parang bumabalik yung panahon noon na talaga namang hindi kailangan ng pera, nagpapalitan lang sila ng iba't ibang produkto upang sa ganun makapagbigay ng iba't ibang klase ng pagkain o tinatawag nilang barter, upang sa ganun yung pagkain na wala sila, yun yung pagkain na pwede nilang ibahagi sa kanilang kapwa. At nang sa ganun, matikman din nila yung mga pagkain na hindi nila natitikman sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng iba't ibang produkto. Tunay nga talagang ang Pilipino ay isa sa mga
inspirasyon ng bawat tao. At nakakatuwa dahil sa isang lugar nagsimula ang pagbibigay at kumalat na ito sa buong bansa. Yung subalit meron lang pagkakataon na pinipigilan ng gobyerno o ng nasasakupan dahil ayon sa kanila, no, ito ay isang magiging reason o magiging isang dahilan sa pagkalat ng nangyayaring virus ngayon. Subalit para sa akin, isa itong positibong pananaw ng bawat tao ay marunong tumulong, ano, bukas palad, at marunong silang magbigay ng naaayon at sapat sa kanilang kakayanan, at kumuha lang naman ang taong mga nangangailangan batay sa kanilang kailangan. Okay, magbigay ng ayon sa ating kakayanan na walang sapilitan, kusang loob, pagbibigay sa ating kapwa. At talaga namang nakakatuwa, isa itong inspirasyon sa buong mundo. Sana ganito palagi. Lagi nga natin sinasabi sa ating mga kapwa-tao, ano, ang bawat tao na gumagawa nito ay hinipo ng Diyos ang kanilang mga puso upang maging bukas palad sa pagtulong ng walang hinihinging kapalit sa lahat ng panahon at pagkakataon na maraming nangangailangan, hindi lang sa panahon ng ngayon na mayroong pandemya. Dapat palagi din natin gawin ito sa lahat ng pagkakataon na pwede tayong tumulong at magbigay ng pag-asa sa iba nating mga kababayan. Napakasaya ko dahil ito ay napakalaking inspirasyon. Halos maluha ako nung makita ko talaga ito dahil hindi matatawaran yung pagbibigay sa kapwa ng anumang salapi o nung anumang bagay na talaga namang makakapagbigay ka ng pagkakataon sa ibang tao na sila ay matulungan sa simpleng paraan. At makikita mo napakaraming tao na talagang nangangailangan ng tulong, lalo na sa panahon ngayon na talagang kailangan nila ng ganitong mga bagay, ang pagkain, ang pangunahin nating kailangan sa pang-araw-araw. At yun nga, dahil maraming mga lugar ang talaga namang lockdown pa din, napakaganda nitong ganitong kanilang pamamaraan at kanilang naisip, ano, na talaga namang napakaraming na-inspired ng mga tao. Sabi nga nila, sama-sama magtulungan, ang pandemya ay labanan. Nakakatuwa yung kanilang mga slogan dahil talaga namang very inspiring, ano, libreng kamote, merong nagbigay ng saging, may nagbigay ng iba't ibang prutas, may nagbigay ng gamot, may nagbibigay ng face mask, iba't ibang serbisyo na libre. Meron pa nga nag-post ng libreng tindahan. Nakakatuwa dahil ayun, sabi nga dito, we can't help everyone but everyone can help. Maraming salamat sa lahat ng mga taong tumulong at tutulong pa sa ating mga kababayan. Naway lubos at siksik kayong pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat, kapwa ko Pilipino.